Okay, tapos pakita ko rin sa inyo yung aking ginawang Marlboro tester. Ito yung ating Marlboro tester. So, ito kasi para sa continuity lang, no? Tapos, ito, pubuksan natin. Power on. So, continuity test. Tapos, lagay natin dito sa live. Ayan, pag pinasok natin to, ayan, no? Tutunog, ibig sabihin mayroong live. So, yung ginawa kong tester, meron din yang ilaw. Ayan, so yan yung Marlboro tester na ginawa ko. Okay, ulitin natin, no? Patayin muna natin. Power on. Tapos, lagay nyo sa be alert sa live. So, hindi nyo, wala na kayo makikita dyan, no? Pakikiramdaman nyo lang. Ilagay nyo lang yung test probe dito sa kuryenteng yan. Ayan, no? Tumutunog na siya. Malalaman natin na may kuryente na siya, no? So, yan yung kagandahan yan. Ayan. Okay. So, yun yung aking ginawang DIY na tester. Alright. Ayan, tapos ganito na lang yung ginawa natin. Siniksik ko na lang dyan. Ayan. Pag magcha-charge tayo, bubuksan na lang yon. Kasi to, pag ginamit natin, matagal malobat to. Test naman natin dito sa 220. Set natin dito sa AC. Dito sa, ayan, 750. Okay, ayan, no. Meron na siyang, ayan, 212 volts. Ayan, full charge na siya. Alright. Pwede nang magamitin. Alright. Okay, magandang hapon sa ating lahat, sa mga silent viewers natin na nanonood ngayon. So ito, meron kasi akong biniling multi-tester. So ito, kaso wala siyang baterya. So ang gagawin natin, total meron naman akong naka-stock dyan na parts. So mag-convert tayo, no? Gagawin natin siyang rechargeable. So ngayon, ito yung ating mga pyesa na gagamitin katulad nito. Ito, dinala ko na yung aking mga stock na parts. Ayan. Samba yun. So ito yung ginagamit kong backlight driver, no? So yung TV, walang ilaw. Ito ginagamit ko, backlight driver. Tapos ito, sa audio chips, no, ginagamit ko sa mga speaker na wala na siyang tunog. Tapos yun, ito. So ito, meron pa tayo dito, ito. So ito yung gagamitin natin, conversion. Ito kasi 5 volts to 24 volts adjustable to, no. So gagamitin lang natin siyang 9 volts itong board na to, kasi ang kayang supply ng tester na to ay 9 volts. So gagawin natin siyang 9 volts battery, no. Tapos meron tayong battery, no. Tapos ito yung battery niya. 7.4 volts. Tatanggalin natin yung board nito. I-series natin siya. Para makuha natin yung 4.2 volts. Kasi series na lang natin siya, tapos ito yung gagamitin natin. Tapos meron pa ako dito. Ayan, may mga parts ako dito. Kukuha tayo ng diode dito. Ayan, dito. Ito, walang diode to. Dito na lang. Ito, may mga diode naman siya. Kukunin na lang natin yung isang piraso. Tapos, ilagay natin dito. Convert natin. Ay, subukan muna natin. Kasi nagawa ko na rin to noon pa. Gagawin ko uli siya. Okay. Tanggalin mo
muna natin itong battery kasi si-series natin to. Yun, sandali lang mga ka-timing, may dumating akong bisita. Kaya entertain ko muna. Alright. Three hours later. Puro sorted ah. Bukan natin bunutin muna isa. Check natin to kung buo to. Okay, good yung ating diode. Ganyan natin dito. So, ito na yung kabukan ano. Tapos ilalagay natin tong battery. Full charge muna natin. Okay mga ka-timing, may susunduin lang muna ako dyan sa labas. Medyo po-post muna natin to. Right. One long angry line late. Okay, ayan. Medyo ginabi ako ng dating. Okay, may sinundo kasi ako dyan sa labas. Ayan, pero sinetup na rin natin. Hindi ko na siya nakunan. Pero ito yung kinawa natin. Nilagyan natin siya ng diode. Tapos ganyan na yung connection niya. So ayan, charge na natin yan, mimiya-miya lang, alright. Ayan, okay na siya. So testingin na natin, siya medyo mabigat-bigat na siya. Testingin na natin kung working. Ayan, working naman, lagyan mo natin sa diode. Ayan, tapos lagyan natin yung ayan. Buzzer mode. Yun, gumana na yung buzzer mode. Okay. Good yung buzzer mode natin. Test naman natin dito sa 220. Set natin dito sa AC. Dito sa ayan, 750 AC. Ayan, naset na natin siya sa 220 volts. Tingnan natin. Okay, ayan o. Meron na siyang ayan, 212 volts. So, ayan, working naman yung ginawa natin. Alright. One hour later. Okay, ayun, full charge na mga ka-timing. Okay na to. Okay, bunutin na natin. Alright. Okay, ayan. Tapos, check natin sa battery. Okay, ayan. Merong 11.98 volts. So, working naman siya.
All right.